Nanay, umiiyak sa kanya ata ito. Sa may ano, 7-Eleven sa dulo. Ah, okay. Pati dito sa may Tigibara, yung iba. Yun yung nahuli niya, no? Kasi ito turn over sa Cavite Street. Yung Cavite Street. Kaya araw-arawin na po ba natin po? Pagbukas, andiyan gulay, kukunin mo yan. What's up mga kayo? Welcome back! Pero siyempre, dito lang sa Jomolo Work Travel. Tunay na balita mula kinakapensyo. Masalamig sa katotohanan lamang. Mga kayo, October 13, 2020, kasama natin siyempre ang Manila Team Walkers. Paalis na kami. Nakasakay na sa motor yung iba at meron tayong itatrap. Tingnan natin mamaya-maya kung ano. Abangan nyo lang ating vlog kasama ang Manila Team Walkers. October 13, araw ng Martes, 2020. Magbabalik ang Jomolo Work Travel. Gusto kayo dyan mga kayo? Dito tayo sa may Blue Mystery Road. Kaya nga na sinabi natin na aaraw-arawin itong Blooming Street para makapagbigay update sa inyo. Kasi nga maraming ayusin dito sa Blooming Street. Kaya na nga CCTV lalagyan itong buong kahabaan ng Blooming Street. Tapos ayusin yung mga bawat kalye sa buong kahabaan ng Blooming Street Road. Lalagyan ng mga vending stall ata kung di ako nagkakamali. Basta tingnan natin. Lagi naman natin na ang tabayanan na itong Blooming Street Road. At meron palang checkpoint dito rin, no? Mga tinitikita na walang helmet. Ay, parang gusto nga na! Lahat na walang dyan! Ayan, Blooming Street tayo mga kayon. Kasama natin ang Manila Team Walkers October 13, 2020. No October 7 kasi nagkaroon ng gulo. Yun yun, yung ano, ticket, walang helmet siguro. Mga operation pa yung operation, mga wala helmet, gano'n. Magkano'ng ano niyan, pag walang helmet? Hindi po natin alam sir, sa City Hall po yan, malalaman nila. Code lang nilalagay? Code lang. Tapos pahala na sa City Hall. Lalagay yung code na, makikita na masama nila City Hall kung magkano'ng mapayala nila. Para maiwasan din yung kotong mga kayon, hindi nila alam yung mga presyohan kung magkano. So code lang yung nilalagay. Tapos sa City Hall nang ma-identify kung magkano yung violation. May mga code kasi sinusulat dyan. So karamihan no helmet, yung mga nagmumotor, yung mga motorista na walang helmet. Ito yung isa turn over. Ito na yung truck natin. Yung mga gulay na galing dito sa mobile ng kapulisan dito turnover dito sa hawkers at dito donate sa MSWD natin.
Ito mga gulay na nakikita nyo again mga kayo na turn over ng ating kapulisan, Police Station 3, Blooming 3. Ito turn over sa Manila Hawkers at dadali naman natin sa MSWD, yung Manila Social Welfare Development natin dito sa Mayroc. Medyo marami-rami rin pala ito nahuli ng mga kapulisan natin dito. Kung mapapansin niyo, may mga vendors na natin dito sa gilid. Ayun sila nanay. Tinitignan nila kung makukuha pa nila yung mga gulay. Pero hindi na nila makukuha yung mga kayo. Lalo na't naisap pa lang sa truck natin. Nanay, umiiyak sa kanya ata ito. Eh, hindi na maano yan. Again, mga kapulisan ang nakahuli na ito. Tinan over lang sa atin sa Manila Team Hawkers. Ito nga mga gulay na ito. Eh, umiiyak si nanay. Pala, may mga prutas pa pala rito. Wala tayong tray. Kuha nila to. Sir, magandang umaga. Ano pa yung sa bagaling itong mga nahuli nyo, sir? Ano po? Saan nagaling? Dito sa bangketa, dito sa may 7-Eleven sa dulo. Ah, okay. Pati dito sa may Tigibara, yung iba. Yun yung nahuli nyo, no? Oo. Tapos ito turn over sa Cavite Street. Yung Cavite Street. Araw-arawin na po ba natin ito? Lagi naman namin ginagawa ito. Actually, hindi naman ito yung first time namin na nag-turn over sa Hawkers. Basta may mga huli dito, pinatawag ko na lang. Sabihin sir, sa part niya, nanguhuli natin kayo. Oo, matagal na. Okay, alas narinig natin. Wala po, kasi dito sa Blooming Street, talagang zero vendor dito. Ito na implement namin. Ang mga lahat ng vendor, dyan na sa mga looban, sa mga kanto. Yan ang mga allowed lang, no? Yan lang po yung allowed. Pero sa buong kabahan ng Blooming Street, talagang non-negotiable. Bawal po, non-negotiable. Alright, narinig po natin na araw-araw nag-o-operate sila, desert dito sila, sir, para kahit paano maiwasan yung mga illegal vendor natin dito. Maraming salamat po. Thank you so much. Mga kayo, yung itong PS Bank naglagay kasi ng barikada para hindi ma-park. Yan ang problema. Hindi dapat nasasakop itong ano. Ay, sorry po, portatang parares po natin. Nag-send po kami yung dokumento ko. Kayo. Ipapatuloy po na hanggang ilang meters daw. Sir, wala namang nakalagay sa pero na dyan. Two slots, sir. Mamakita ko. Ano yung sasabi, sir? Ang ganda.
Yung mga parking kasi mga kayong kinukuha ng permit yan. Pagkalo na sa mga ginatong nga commercial place. Pero dapat may meters yan. Pakita na natin sa nakuha natin. Pwede verify niya yan, sir. Ito na, hindi na natin kayo verify ito na. Dennis Biae. Ano, Deputy Manager namin. Hindi na, ito na. Wala kami sinabi nga yun, pinahaba mo lang kaibigan eh. Tinin na lang to. Hindi naman siguro masama tingnan to, di ba? Hindi naman sir, papaliwanag din naman sir. Ito okay na to. Patawal ang vitamin kasi sa to. Ano, permato niya. Dalawang ano to, dalawang slot. Okay. Okay sir, wala problema sir. Okay, thank you kaibigan ha. Okay sir. Okay mga kayo na MTPP kasi pag gusto mo nga yung mga establishmento na commercial mga tulad ng mga bangko para syempre may mga customer sila na may mga sasakyan ina-apply kasi yan sa MTPP no? Kaya sa kay Dennis Biae ng parking no? At may kakao ko lang bayad so may mga permit na isinisecure no? So chinek lang ng sa site ng Manila Team Hawkers kung meron talagang permit ng PS Bank para sa maglagay ng mga barikada na no parking no. So meron naman, nakapag-secure naman sila. Ay meron na mga permit na ipinakita. Blooming Street Road mga kayon, kasama natin ang Manila Team Hawkers October 13, 2020. Tayo sa may Felix Huertas. Dito yung truck natin ng Manila Team Hawkers. Sa kapulisan na rin natin galing no na itong buong kabaan ng Blooming Street itong nilalakaran natin is non-negotiable dapat eh sir vendor itong buong kabaan ng Blooming Street no yung mga kalye-kalye gaya ng Piggy Barra Cavite Street sa Felix Huertas doon merong mga specific na space na allowed magbenta o allowed ang vendor again yun yung nakausap natin na kapulisan itong buong kahabaan ng Blooming Street Road non-negotiable o zero vendor dapat ito so yung mga kalye-kalye yun ay may mga permit na dapat i-secure Manila Team Hawkers mga kayon naliwanag lang natin para alam nyo din no? Habang pinaayos itong buong Blooming Street dahil nga lalagyan nito ng CCTV at lalagyan ng mga pending stall yun ang kaganapan at mangyayari dito. So, antabayanan natin mga kayon. Pagbabalik, Joe Malong Work Travel.